Ngayon, Brad, Romel, no? Yes po. Tatalakayin natin na Isus mga tuligsa, hindi po natin layunin na ipahiya ang ating mga kapatid, kundi matagal na nila itong tuligsa upang makahikayat sa mga kanilang mga bagong kaanib na yayakap sa kanilang sekta na ginawang kapital ang simbahang Katoliko. No? At isa sa kanilang tuligsa, yung tungkol sa seven sacraments. At mas mabuti siguro ipakita natin mga kapatid itong naunang talakayan ni Pastora Roth Cobos. Holy or and then ang mens din he shortin lang bagod siya is actually commandment. So sacred in short sacred commandments in short sacraments. Oh my God! Okay, ang atong naandan nung seven sacraments is so ang atong naandan nung seven sacraments is number one is matrimony, number two ordination, number three holy oil. Oh my God! Number three holy oil, number three holy oil. Huwag lang Santa Lana. Ang samaling Santa Lana. Nga anak, pagkat sila nga, kini daw kung ang hangimuon nga Lana, katudang bugtong nga lubi o maatubang dapat sa kasadpan. Unsa may connection. Kunya, ang pagpaagi sa paglana, dili ipabukal sa kalayo. Kuya, huwag daning Lana habang murada ni siya o virgin coconut oil. Unya dito daw kuno na siya lanahon sa ilalom pa sa langob. Ngayon dito mangkin sa ilalom sa langob. Okay, so ayan, narinig din yung mga kapatid. Ang grabing tuligsa ni Bro Wendell, ang tanong ko lang Bro Wendell, saan kaya nila galing yan, source na yan? Mahirap talaga pag ang batayan ay batay lang sa chismis o maling akala. Huh? Eh, imagine mo na. Ang ganda ng order nila, bro. Ha? Huh? Ang ganda ng order nila. Yung pagpapasunod ng seven sacrament. Ang ganda, bro. Kauna-unahan ang matrimony. Pero napansin niyo ba, ito umano ang seven sacraments. Wow. At ang seven sacraments is yun. Matrimony. Is. Kung napansin na, hindi po natin layunin na itulig sa pero ma personal ang atake sa kay kapatid na Cobos. Pero kung napansin natin na ito umanong talakayan nila ay batay sa utos ng Espiritu Santo, pakinggan muna natin siya. I hope nga ang atong mga kasing-kasing o atong mga huna-huna, Abril lang yun, ayaw ko doon ka-distract kung ugaling na may matandog nung mga doktrina sa kaniadto. I hope nga open lang ta. Open lang ta sa kung unsa man ang ginasulti sa ato karon sa Holy Spirit. Ang importante diha nga kay kamatuuran malagi ni usahin ang mga ang the truth. Sometimes it yang pahayag niya na batay umano sa sugo ng Espiritu Santo, pero ito talaga Brother Romel, anong klaseng espiritu kaya ang kanilang dinadala? Kung una sa geography pa lamang mali na, sa history mali na, sa grammar mali pa. Kung mali sa geography na nakalatag na o sa history at sa grammar, sa interpretasyon pa kaya? Mali-mali na. Oh? So kaya, samahan ninyo ako kung matandaan natin mga kapatid na isa sa mga tinuligsa nila, yung doktrina sa Immaculate Conception, yung perpetual virginity na ang mahal na Virgin Maria, ang ay ginawa niyang he and his, no? His husband o mano. Ngayon naman, ang sacraments,
plural. Ngunit ang connecting verb ay singular. So, yeah, anong ore na espiritu ang dinadala nila sa kanilang pagtuligsa sa ating pananampalataya? At ano po ba ang meaning? Saan sila nanguha? Alam niyo ba kung ano ang meaning sa sacrament? Ito po, pakinggan ninyo mga kapatid. Unsa maning sakra means? Sacraments, di. So, yung gali ka og sakra, gikan sa word nga sacred o holy. Or, and then ang ments din, shortin lang bagod niya, is actually commandment. So, sacred, in short, sacred commandments. In short, di po ba? Nag-invento sila ng bagong meaning sa sacraments? Bagong ano yan? Bagong encyclopedia siguro yan ng Rowindel. Saan kaya nila ito napulo? Para sa mga kaanib sa nahikayat nila ni Kubos, alam nyo ba mga kapatid na ang sacraments galing sa Latin sacramentum. Sacra, tama siya. Sacra, huli. Ngunit yung mintum, ano ang English? Sign. Pero ang kanyang interpretasyon, yung sacra, huli, means shorten lang umano, pinaiklit lang umano, ang commandments. Kaya ang sacraments, ibig sabihin, holy commandments. Mali po. Dahil ang sacraments ay sacred sign. So, ito mga kapatid, ang sinabi niya na daan natin, seven sacraments umano, ang sacra, holy, yung means, ayon sa kanya, pinaikli lang ang commandments. Kaya ang ibig sabihin, sacraments, holy commandments. Naku, mali. So, ang atong naanda nung seven sacraments is, number one is matrimony. Number two, ordination. Number three, holy oil. Number four, pagpangalawat o communion. Number five, confession. Number six, confirmation. And then number seven, bunyag. Iyon ang sinabi niya ang mga sacraments na una nito ang sabi niya, matrimony umano. Saan kaya sila nangunguha nito? So, narinig natin, napakinggan natin ang definition niya, Brad Christ, dyan sa sacraments. Na ang sacraments, tama siya. Nang sinabi niya, sakra. Sakra, huli. Ngunit, iwan ko saan niya kinuha yung pinaikli umano na means galing sa salitang commandments. Kaya, ibig sabihin umano, ang sacraments ay holy commandments. At ano po ba yung order ng sacraments ayon sa kanya? Pakinggan ninyo. Ito po ang order, mga kapatid, sa sacraments. So, ang atong naanda nung seven sacraments is, number one is matrimony. Number two, ordination. Number three, holy oil. Number four, pagpangalawat o communion. Number five, confession. Number six, confirmation. And then number seven, bunyag. Atong tanawon karon, atong tanawon karon, kung kini ba siya biblical ba nga atong ginahimo nga sakramento? Okay, so yan, tingnan natin kung tama ba ang order nimo sa seven sacraments. Meron po ba sa Katoliko na tinatawag na sacraments of holy oil? Saan kaya ito galing? Bro Wendell, baka ang sa kanila, Bro Wendell, o kaya ang ibig niya sabihin, kasal mo na bago binyag. Kasal mo na bago. Siguro. Kasal mo na bago binyag. Kaya nauna ang kasal. Baka nasa isipan niya, sino magiging pare pag walang ikinasal? Sino?
Oh, sino naman ang magiging mag-asawa kung walang pare? Ha? Oh. So, kasal mo na. So, kasal mo na. At pagkatapos na magkaanak, binyag. Oh. At pagkatapos, yung sacrament of holy oil o ano. Oh. At anong ori na oil na ginagamit? Yung bugtong na lubi. Nako, no, parang kinilite talaga ako nakinig sa kanya. Yung bugtong na lubi na nakaharap umano doon sa silangan. At saan umano yun gawing uwil? Doon sa langob. Sa yungib. Ang galing mag-research nila, no? Okay. Ito po ang sacraments ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Tingnan natin kung tama ba yung order sa sacraments na ipinakita. At wala pong holy oil na sacraments, ha? Dahil kung holy oil, abay, sacramental na yan. Baka, Brad Christian, kanyang isinalin, dahil yung anointing of the sick kasi sa Cebuano ay Santa Lana. Santa Lana. Sa Cebuano, mga kapatid, Santa Lana ang tawag. Santa Lana. And sa English, anointing of the sick. So, siguro, kanyang isinalin ang Santa Lana ng English, kaya sacraments of holy oil. Oh, ayan, galing, no? Oh, okay. Magaling. Tingnan natin ang order at ano ba itong seven sacraments? Ito po ang order ng sacraments natin, mga kapatid. Okay, ha? Sacraments are signs of grace through which God visits us in a special way. There are seven sacraments. The sacraments of initiation, which are baptism, confirmation, and Holy Eucharist. The sacraments of healing are reconciliation and anointing of the sick. The sacraments of service, which are holy matrimony and holy orders. Okay, yun po, Brad Christian, no, ang order ng sacraments natin. At ang meaning ng sacraments, hindi po yung meaning ng sacraments ayon kay Pastora Cobos, ito. Unsa maning sacra means? Sacraments, di ay. So, yung gali ka og sacra, gikan sa word nga sacred o holy or and then ang mens din gi shortin lang bagod ni siya is actually commandment. So sacred in short, sacred commandments in short, sacraments. Ako. Oh, yun talaga, no? Ang definition niya, mga kapatid, sa sacraments, sacra holy, mens pinaikli lang ang commandments, ibig sabihin sacraments Holy Commandments. Parang mag-Google naman. No? Okay. So, at ano po ba yung order ng sacraments? Okay, pakinggan natin siya, mga kapatid. Ito. So, ang atong naandan nung seven sacraments is, number one is matrimony. Number two, ordination. Number three, holy oil. Number four, pagpangalawat o communion. Number five, confession. Number six, confirmation. And then number seven, bunyag. Atong tanawon karon, atong tanawon karon kung kini ba siya biblical. Yan ang order o mano, mga kapatid, no, sa naturang sakramento. Pero hindi po yun ang proper order. Ha? At unan niyang tinalakay yung sacrament of matrimony, pero bakit umano na ang mga pare at ang mga obispo ang magkakasal na may vow of celibacy naman ang mga pare at obispo? O paano umano sila magiging epektibo na mag-advise kung hindi sila
kasal mismo. Pakinggan natin siya. Panay, kisa di ay ang angay isuminay, magsulimnay sa marriage? Why? Kisa may angay lang dapat nga magsulimnay sa kasal? Sa atua, sa atunaandan, it's the bishops or the priests. Because sila ang giordain ng mga leaders sa church. Pero in first Timothy chapter 3 verse 2, tanawa diya. Sige, atong basawan. The bishop then is to be a man of good name. The husband of one wife. Pwede ang takutob kayo. Kanadiha, ako na siya. So ang i-allow, ang isulat sa Biblia, ang i-allow lang ang kasal should be, batingon siya diha, the husband of one wife. Ang pangutana na karon, ang pari ba ninyo o ang pari ba nato sa una na abay sa asawa? Unsao niya paghimo o paghatag og saktong advice nga wala pang guys nga agi nga naminyo siya. Oh, yan so, diha, ang kaniyang pahayag. Brother Mel, nandiyan pa ka pa ba? Ano, wala si Brother Mel ah. So, una tatalakayin natin mga kapatid, although ang paksa ng kanyang tinatalakay ang tungkol sa matrimony, pero kanyang unang binanggit, paano man magiging epektibo ang mga pare at ang mga obispo na magkasal kung sila'y walang asawa. Oh, dahil ginagamit nila yung unang Timoteo, hindi lang itong mga grupo nila ni Jacobus, kundi sa iba't iba pang mga sulpot na sikta, yung unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3 na ang obispo ay kailangan at hindi lang ito'y palaging ginagamit din ng mga iglesia ni Kristo, unang Timoteo 4:1-3 na ang aral ng simbahang Katoliko mula sa demonyo umano at dagdag pa nila yung tinalakay ni Kobos na ang bishop ay kailangan isa lamang ang asawa. Tingnan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Bakit po ba yung mga kaparian natin, yung mga obispo natin, Papa, ay may vow of celibacy dahil may vow sila na kanilang pinakasalan mismo ang simbahan? Una mga kapatid, nais ko po munang linawin na ang pag-aasawa o itong pag-aasawa ng ay isa sa mga sakramento ng simbahang Katoliko, kaya mali po ang sinasabi nila na nagbabawal tayo sa pag-aasawa. Ngunit itong di pag-aasawa sa mga pare sa simbahang Katoliko, mga kapatid, hindi po ito dogma ng simbahan. Ito po ay isang disiplina na ipinatupad sa simbahan, yung tinatawag na Western Church, Latin Church. Ngunit kung tingnan natin ang history, sa Western Church, sa Roma, yung mga nagnanais na maglingkod bilang pare ay may vow of celibacy. Samantalang para naman sa mga Eastern Churches, mga kapatid, no? Yung Eastern Churches, yung Greek and Russian Orthodox, yung Eastern Orthodox Churches, no? Sila, yung mga kaparian nila, pinahintulutan na maging pare at may mga asawa ang kanilang mga lalaki. Kung tingnan natin ang pahayag sa Catechism of the Catholic Church natin, ito po, ipakita ko sa inyo, ang Catechism of the Catholic Church numero 1579. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exemption of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Napakalinaw po sa naturang Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. So, may babasa po ba tayo na
ipinagbabawal ang pag-aasawa batay sa aral ng mga demonyo? Hindi. Ito po isang disiplina, mga kapatid. Pero, alam niyo ba na may mga pari na tinanggap na sa ibang pananampalataya, sa Lutheran, sa grupo ng Episcopalian na na-convert sila, tinatanggap kahit may mga asawa sila. So, sa atin, tradisyon natin, disiplina natin, napakalinaw mga kapatid, na yung mga ordinadong mga pari sa Latin Western Church ay pinipili mula sa mga lalaki sa pananampalataya, ay nabubuhay sa pagiging walang asawa, vow of celibacy, at mananatiling walang asawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. Pero alam niyo ba na kung tingnan at pag-aralan ninyo ang simbahang Katoliko, mga kapatid, may mga paring may asawa mula sa relihiyong Anglican, mula sa relihiyong Episcopalian, mula sa relihiyong Lutheran Protestant Church na na-convert at nagiging Catholic. Iginiit nila bakit umano na ang mga pare natin ay walang asawa, bakit ba kayo magproblema? Na hindi naman ito sa inyong doktrina. Mga kapatid, hindi po pinagbawalan ang mga pare na mag-asawa. Pinili nila ang pagiging celibate para sa kaharian ng Diyos at para sa pananampalataya at sa mga sumasampalataya. Ang pagpili sa pamumuhay bilang celibate o walang asawa, mga kapatid, hindi po ito totoo na aral ng demonyo batay sa iginiit ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Bakit? Eh kahit pa sa Old Testament, mabasa natin ang Diyos may kautusan na huwag mag-asawa. Saan ba yan? Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2 sa New American Bible. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. Oh, ngayon. Kung ang ibig sabihin sa hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo, ibig mo ba sabihin, mga kapatid, na ang Diyos nag-utos batay sa naturang talata, Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, na mamuhay ayon sa aral ng demonyo? Kung tandaan natin, kung meron mang talata o verso sa Biblia na tugma sa buhay, walang asawa, lalo na sa ating mga kaparian, mga kaobispuan, Santo Papa, sa mga madre, walang iba, mga kapatid, ang nakasulat sa San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 sa Good News Bible. Ito po ang pahayag ng ating Panginoon. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. Naku, napakalinaw, mga kapatid, ang pahayag. Sino man ang makatanggap nito, sino man ang makatanggap sa utos ng ating Panginoong Hesus, siya din ang tatanggap sa naturang misyon. At ayon din sa Good News Bible, ayon kay San Pablo, 1 Corinto City 32, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. I would like you to be free from worry. An unmarried man concerns himself with the Lord's work because he is trying to please the Lord.
Okay, balikan natin mga kapatid yung tuligsa ni Pastor Jacobos. Paano umano maging iging epektibo ang ating mga kaparian, mga obispo na sila'y magkasal na hindi naman sila at wala naman silang asawa? Eh kung gayon ang kanilang argumento, ibig mo ba sabihin nang ipahayag ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 7:32 ang naturang sulat, hindi na magiging epektibo yung tumanggap sa nakasulat ni San Pablo kahit si San Pablo isang celibate ayon sa 1 Corinto 7:8 mga kapatid. Wala siyang asawa. So kaya, kung tingnan, balikan natin, tugma at natupad mga kapatid sa ating mga kaparean ang talata sa San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 at yung sulat ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 7 versikulo 32 na ang Diyos talaga ang kung tingnan natin ang sa Biblia, hindi po sa demonyo, ha? Sa Diyos talaga mga kapatid ang buhay na celibate, ang pagkawalang asawa ng mga pare, na mga badre, dahil pinili nila iyon alang-alang sa kaharian ng Diyos, hindi po alang-alang sa kaharian ng demonyo. Kung tingnan natin ang New Testament, kahit si San Juan mga kapatid, nakita niya doon sa langit. Anong nakita niya? Yung mga tingnan natin. Basahin muna natin. Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero. Napakalinaw mga kapatid kung una, kung ang di pag-aasawa ay sa demonyo, eh bakit nakita po ni San Juan sa pahayag 14:4 yung mga lalaki na nanatiling malinis dahil hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae? Napakalinaw. Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. At yung sumusunod na, kung tingnan natin, sila palaging sumusunod sa kordero. Ibig sabihin, sa ating Panginoong Hesus, at alam niyo ba, ang ating Panginoong Hesus, iwala ding asawa. Baka sabihin ni Pastor Jacobos, kung paano magiging epektibo ang ating Panginoong Hesukristo para sa mga may asawa na wala naman siyang asawa. Di ba? Di kaya niya nasubukang itanong yan? So, kung tingnan natin ang talata, pinili sila mula sa mga tao. Ano? Ang karugtong, para handog sa Diyos. Ngayon, ang tanong, sino kaya ang mga yon? Ay, naku mga kapatid, di pwedeng mga pastor yon. Di pwedeng mga ministro yon. Dahil may mga asawa ang mga pastor at nagkakaroon ng kaugnayan sa mga babae. Hindi naman pwedeng mga ministro ni Manalo dahil ang hindi pag-aasawa ng mga ministro ni Manalo habang nag-aaral lamang sila sa New Era, mga kapatid. E di, sino po ba ang tinutukoy dito na walang asawa at hindi nagkakaroon ng kaugnayan ng mga sa mga babae? Eh walang iba mga kapatid kundi ang kaparean ng simbahang Katoliko. Ang katupuaran nito yung matapat sa kanilang vokasyon sa vow of celibacy. Yan ang vow of celibacy. Kung may mga pare man na nagkasala mga kapatid, dapat lang na ipagdasal natin ang mga kaparean dahil alam natin na napakahirap ang kanilang sakripisyo upang makasunod sa kalooban ng Diyos.
Sa mga nagsasabing dapat daw pahintulutan na mag-asawa yung mga kaparian natin. Abay, para mabawasan umano yung mga kaso na pakikipagtalik. Nito, na masira lang umano yung vow of celibacy sa mga kaparian na sinumpaan nila sa Diyos yung mga nag-violate sa kanilang vow of celibacy. Mga kapatid, hindi po iyon ang solusyon. Hindi solusyon ang pag-aasawa. Bakit? Dahil kung iyan ang solusyon, eh di ba alam natin bakit maraming mga may asawa pero may mga lihim din na mga kabit o may mga karelasyon, di po ba? So, di yan real. Ibig po ba sabihin kung sundin natin ang kanilang argumento? Pahintulutan na lang na mag-asawa ang mga pari upang hindi magkasala sa vow of celibacy dahil merong mga nag-aasawa ngayon na palihim na may mga kabit, ibig ba sabihin, pahintulutan na lang natin upang hindi sila magkasala? Argumentum contra factum non valid, mga kapatid. Kaya, bilang Katoliko na totoong Kristiyano, Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, lagi ipagdasal natin ang ating mga kaparian, mga kapatid, na mailayo sila at malabanan nila ang mga tukso sa mundong ito dahil sila ang main target sa digmaang espiritual para magwata-kwata ang mga tupa o mga miyembro ng simbahan. Kaya ipagdasal natin. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.